Tiniente, mabuti naman at pinaunlakan mo. Tiniente, mabuti naman at pinaunlakan mo ang aking panyaya. Maupo ka. Can I offer you anything? Coffee? O brandy kaya? Hindi, salamat. Mr. Turalba, sanay lang yata uminom ng base at taboy si Tiniente. Bilib ako talaga sa ibig mo, Tiniente. Dala-dalawang baril pa nakasukbit sa'yo. Ha? Yan ba ang uso ngayon? Itong puting to, para santo. Itong itim naman, para santo. Alam mo, Tiniente, sa isang negosyanteng katulad ko, hindi ako maligoy. Hindi ko na kailangan ng anong pamang ritual just to make my point. I must admit, hanga ako sa'yo. Pambihira ang naging pagtanggap ng mga marangani sa isang dayong katulad mo. Lalo na't ikaw ay tagapatag. To be accepted as one of them is indeed a rare accomplishment. Kaya naman lumalapit ako sa'yo. Ano bang sikreto at napaamo mo sila ng husto? Ano ba talagang kailangan niyo sa akin? Sabihin na lang natin na I just want us to work together. Alam kong napakalit ang sinasahod ng isang pulis na kagaya mo sa isang liblib na bayan gaya ng marangani. I assure you, Tiniente, hindi ka pababayaan ng Alegre Mining. Alam mo, Tiniente, mahina ang delation nyo rito. Ha? Ngayon, kung gusto mong kumita, sumama ka sa amin. Ang kikitain mo sa amin buwan-buwan ay hindi mo sasawarin sa loob ng isang taon. Oh, ano sa tingin mo, Tiniente? Manataw. Sandali lang. Sinusuhulan ako ng mga taong ito. Naungaw kayo! Anong naungaw kayo? Ano pinagsasabi nito? Ang sinabi niya, mga siraulo ninyo. Binabalaan ko kayo, ha. Mag-ingat kayo sa mga asal niyo rito, ha. Kung yung panunuhol niyo, nagagawa niyo sa ibang lugar, huwag dito sa Kalinga. Pinagbabantahan mo ba kami? Oo. Kaya na, panataw. Naungaw kayo! Maawa na po kayo sa akin. May pamilya po akong tao. Baka po kayo sumablay, boss. Sasablay? Eh, masasintado ako pag nakakainom eh. Boss, maawa na po. Maawa na po kayo sa akin. Basta ipikit mo lang ang mata mo. Hintayin mo ang dating ng bala ko. Walang gagalaw! Mga armas! Sa mesa! Oka, umuwi ka na. Salamat po! Tiniente, nagkakatuwa lang naman kami. Nagkakatuwan? Makakapatay na kayo ng tao? Alam namin ang aming ginagawa. Isa pa, lisensyado ang aming mga armas. Legal, nakapangalan sa Alegre Mining. Ang mga taong katulad nyo, hindi dapat tumawak ng baril. Yan naman ang hirap sa Tiniente. Gusto mo, kailangan ako ng armas eh. Siyempre. Pulis ako eh. Kung wala ka kayang armas, Tiniente, ganyan ka rin kaya kaalat magsalita? Mas maalat. Ano yung lakad natin sa isang linggo? Tuloy ba yun? Sigurado yun. Ito. Oh, Simon, bakit? May kailangan po sila. May sadya ka rin mo, ma'am? Meron. Meron dalawa lang ang sadya ko dito. Siya. At yun. Bakit? Anong kailangan mo sa amin? Maaring hindi nyo na ako namumukan. Dahil may dalawang taon nang nakakaraan. Sa bahay ni Judge Di Mayuga, ako lang ang natirang buhay. Kaya yung mga naririto na hindi kasama lumayo na. Dahil papatayin kong dalawang ito eh. Paano yan? Kasama ako. Itutumba rin kita.
pa, sir, nung pinulsan ko yung patay. Mainit pa eh. Parang kayayari lang. Tapos yung sa rehab, yun nagbit eh. Nakakadude eh. Ewan ko, sir, kung tama ako ah. Parang alam na pupuntahan natin. Alam ba, Santos? Yung taong nasa rehab, yung iniharap sa tatay ko, matagal na nakakulong doon. Paano ngayon siya nakatestigo laban sa akin? Ibig niyo sabihin, sir, eh, parang labas bilanggo. Kaya lang ito, labas rehab. Ganun na nga. Bago yan, sir, ano? Ngayon, pati adik, kinagamit. Sir? Maliban siya akong dalawa. Meron bang nakakalam na pupunta sa kaya rito? Si Chris lang, tsaka si Erwin. Bakit, sir? May limang taong pumasok. Huwag mo nang titignan. Hindi ko gustong kilos nila. Yung dalawa, nakapunto sa may likuran mo. Ikat mong meso sa likod mo. Yung tatlo, nasa gawing kaliwa. Yung isa, nakatayo yung dalawa na kaupo. Matagal na akong pulis, Santos. Kabisado ko ang mga galaw na yan. At hindi ko gustong pwesto natin. Lalapitan ko yung tatlo. Kung tama ang hinala, alis ko ba? Kunin mo yung dalawang nasa likuran. At Santos, kung bubunutin mo pa rin, tsakin mo lang napapatay ka. Kung hindi, ikaw ang papatay. Nagawin kayo sa lugar na ito. Bakit? Masama bang punta rito? Hindi naman. Pero mukhang may hinahanap kayo. Parang natutuwa. May hinahanap kami. Ano pakialam mo? Alam mo kasama, hindi ko gustong tabas ng dila mo. O ano ngayon? Ako sa dami yun. Beto! Sino ang pumatay sa kanya? Huwag mo na balik tayo ng mga pangyayari. Kaya nga ako naparito para hindi ka na magutos sa mga bata mo na patayin ako. Ang pagpatay ay hindi ko niutos kahit kanino. Ako ang gumagawa. Kung niutos ko yun, patayin na kayo lahat ngayon. Kung inutos ko rin, hindi ka makakalapit dito. Ano ba talaga ang gusto mo? Buwakin ang ino mo! Padol, ang minumura, yun lamang mga kakaning itik. At alam ko sa mga nagmumura, mga walang bayag. Kahit alam oras, kahit saan lugar, dala ko ang bayag ko. Ang nalala ko lamang, baka yun sa'yo, hindi mo dala. Bakit? Gusto mo bang makita? Halika sa loob. Talagang gusto mo makita. Ito, katulad ng sinabi ko. Kahit saan lugar, kahit anong oras, dala ko bayad ko. Sige, patunayan mo sa akin na marunong kang pumatay. At sa pagkakataong ito, wala tayong dapat idamay. Isa lang sa atin lalabas itong buhay. Tama, isa lang. Kaya damputi mo na yan. At may iiwalang bang kayo sa Cavite para pakapitan ko sa talaba at maging patabaga sa taho. Ikaw ang bungunot, Bador. Dahil kung dito sa Cavite hindi ka marunong magsimba, sa tundo pagsisimbahin kitang may bulak sa ilong. Damputi mo na yan! Para magkaroon ng silbi ang pagsasot ko ng itim! Talaga magkakaroon ng silbi. Pagkat ipagluluksa mo ang iyong kamatayan. Ikaw ang mamamatay, Crisanto. Makikiramay lamang ako. Tamputin mo na yan! Ikaw! Ibang uri ka ng kapitain mo, Bador. Kapag sila po yung nakataya, nawawala ng pagpapalaga mo sa isang kaibigan. Sige, tamputin mo, Bador. Crisanto! Bador! Magpapatayan kaya!
Lopez na problema? Hindi! Pagkos, magdadamay kayo ng maraming buhay sa labas! Tanin niyo ang papatayan! May init ba kayo? Mga buhang ina niyo!